Idol Rafi, na-era siya sa Idol in Action nung April 10 at meron pong YouTube title na nakalimang putok, nabuntis, pero di raw siya ang ama. Meron po tayong video para maalala niyo po mga netizens, panoorin po natin. Wala ka na kasahan sa akin. Yan ako man, di akin yan. Madiri mo, gusto ko. Simula po nung nabuntis niya po ako, nawala na po siyang bigla eh. Alam naman po niya may asawa ako, Ter. Nabuntis mo siya? Ay, hindi ko po sigurado, Ter. Ang sabi mo sa akin... Sinuruan mo na kailang putok ka sa akin, na kailang putok ka ako, Salvador Pascual. Na kailang putok ka sa akin, na kailang punta tayo ng... Oy. Hotel noon! Ikaw ang gusto ko sa araw pa magpupok sa akin! Natatandaan mo ba yun? Sir, Salvador, payag po ba kayo na ipa-DNA test kayo at yung baby? Opo, payag po ako, sir. Good. Ako pong gagastos. Pag lumitaw na si Salvador nga talaga ang tatay, then habulin natin siya kahit saan tayo makarating para siya maobliga na supportan yung baby from day one. However, pag lumitaw na hindi po siya tatay, tablado. Opo, okay po. Maraming salamat, sir. Eto na! Easy DNA! Eto na yung resulta. Magkaalaman na. The moment of truth is now. Kaya na, nakangiti na si ma'am. Mukhang nararamdaman na ni ma'am. Ang ganda ng ngiti ni ma'am. Ma'am, para bang yung ngiti niyo may pahiwatig? Parang ang sarap ng ngiti po ninyo. Ano sa palagay niyo, ma'am? Opo, Idol Rafi. Kasi naniniwala po talaga ako na may anak kaming dalawa. Wow! Kaya po ako nasa inyo. Very positive. Yan dapat tayo lahat. Hindi lang dapat si ma'am. Kasi ganun dapat tayo lahat mag-isip. Okay. Mr. Salvador, magandang hapon. Yes po. Okay, andito na po yung result. Sige po. Magkaalamanan na po tayo kung talagang ikaw ba ang tatay o hindi. So, Ma'am Jennifer. Apo. Bakit parang confident po kayo? Siyempre sir, kaya nga po ako dumulog sa inyo kasi para magkaroon talaga po ako ng power na parang sa buong mundo, sa buong barangay, ng sandar po na ni sir, na may anak po talaga kami. Kasi yun po yung ginagawa niya sa akin. Binibinay niya po sa buong mundo. Kaya nga po, kasi pinalalabas niyo, kung matatanda ko pa po, correct me if I'm wrong, one night stand lang daw po at limang putok lang daw po. Sorry po for those words, ha? Apo, apo. Totoo ba yun? Totoo naman po yun, sir. Kung hindi po kung wala pong pagmamahal sa nangyari nung gabi na yun, hindi po kami makakabuo ng anak. Wow. Ang gandang heavy nung sinabi niyo, ma'am. Alam ko naman po na minahal niya rin ako talaga. Kaso nga lang, nung nagkaroon na kami ng baby, parang doon na po niya dininay lahat. Parang natatakot na po siyang ilantad sa mga tao. Kasi nga po, kapitan po yung tatay niya, kapatid niya po is kagawad. Isang encounter lang yon na nagsiping kayo and then after that, wala nang kasunod. Hindi po, sir. Maraming beses pa po. Ah, maraming beses pa. So, yes, yung unang encounter na limang beses kayong nag-sex and then sumunod pa yan mga ilang araw pa na ulit. Yes po, sir. Tama po. Kasi dinidinay niya at hindi ho kayo nagkaroon ng ibang karelasyon habang wala siya po, sir. Ay... Seloso po siya. Nagsiselos po siya. Bakit po siya nagsiselos? Wala ho ba siyang tiwala sa sarili niya? Sabi nga po sa akin, sir, gusto niya nga po daw magkaanak sa akin kasi nga po daw nagagandaan siya sa akin. Ganun po. Pwede. Tapos mahal na mahal niya po ako. Ganun po. Ma'am, in fairness ha, ito, galing mismo sa mga netizen, ang ganda niyo po raw, ma'am. Ay, so, maraming salamat. So, meron talaga siyang dahilan para magselos dahil maganda ka at siya mukhang sa isip niya, hindi siya gwapo, hindi siya kagwapuhan, kaya baka madispatch mo siya at mapalitan. Siguro isang dahilan kung insecure siya. Kaya, ano po siya, istrikto po siya sa akin nung magjowa po kami. Gaano po sa ka-istrikto? Lagi po siya nagsasabi na baka meron kang iba dyan. Kasi mayat-baya po yung video call po namin, sir, niyan. Lagi niya po akong binibidyo call. Kahit po nasa work po ako, kahit po kakain ako, naka-video call po kaming dalawa. Sakal na sakal? Nasakal niya po ako pag magkasama kaming dalawa. So, si Sherry masyado, ito si Sherry masyadong... advance mag-isip. So pag magkasama kayo ma'am tuwing magkasiping kayo, palagi bang limang beses? Five rounds palagi o gano'n ba ka? Kasi doon makikita kung gano'ng kagigil si sir sa'yo. Nakakailang round ba sa tuwing siping? Sa isang siping po namin, nakakatatlo po siya eh. Siya po nagbibilang nun sir eh. Oh, yun naman pala. So, talaga mabubuntis ka nga kung gano'n. Kahit na sinong babae, kung gano'n siya kagigil. Kasi nga po, ano po, parang ano po siya sa akin. Parang mahal na mahal niya daw po ako. Parang kasi ang ano ko daw po, ang puti-puti ko daw po, tapos ang kinis-kinis ko daw po, ganun po. Eh, totoo naman ma'am, in fairness, yan po, mismo mga netizen nagsasabi. Magandang hapon po, Sir Badong. Magandang hapon din po, Sir Ate.
Sir, andito na po yung result. Now, ulitin ko po yung tanong sa inyo noon kung hindi ko pa natanong. Bakit po ninyo, sir, naisip o kayo po ay nagduda na baka hindi nyo po baby itong sinasabi ni ma'am na anak nyong dalawa? Yun nga po, sinabi ko nga po nung una, therapy, yung nangyari po sa amin, alis isang buwan pa lang po, sinabi niyo po agad tayo, nabutos po agad siya. Ah, after one month kayo magka-sipping at magka-sex, after a month, sabi niya, buntis na ako. Therapy, ang ano po siya po, lagi po nag-aya sa akin, therapy. Siya ang nag-aya? Opo, pag lumalabas po kami. Siya po lagi umaano yung therapy, hindi po ako. Siya po yung mahilig sa akin. So, ibig sabihin siya yung mahilig sa sex at hindi ikaw? Opo, therapy yung po. Ang sabi pa po niya, iputok mo. Ayoko po nung unang time na yon dahil... Siya po yung mahilig sa akin. Akala ko ba, sir? Akala ko ba, ikaw yung manghang-mangha sa kanyang beauty? In fairness, maganda po siya. Ito po, sir, comment naman netizens, ha? Napakaganda rin ni ma'am, napaka-pretty ni ma'am. Siya po nang sabi nun, sir. No, mga netizen, sir. Ito po, mga netizen ang sabi. Tulad ni Mark Gold, so pretty mo naman, sayang naman. Ayan. Tulad nitong si... Saan pa yung nagsabi mga ganda? Maraming nagsabi mga ganda eh. Ganda ni ate, kaya pala maraming putok si kuya, sabi ni Randy Alinghasa. Ay, ang ganda ni ate ha, sabi ni Diane Osena. So, hindi lang po siya nagsabi maganda siya. Ang nagsasabi po mga netizen, at ikaw mismo nagsabi noon na maganda siya, di po ba? Wala po ako sinabi sa kanya nun, sir. Kasi sir, kung hindi ka nagagandaan sa kanya, hindi ka makalimang putok, siguro. May itsura naman po, sir, Rafi. Oh, kaya nga sir, kasi kung hindi ka nagagandaan sa isang partner mo, kasiping mo, hindi ka makalima, baka isa lang, tapos tatalikod ka na, uwi ka na, alsa baluta na, uwi na. Dahil nakalima ka, ibig sabihin gigil na gigil ka sa kanyang beauty. Anyway, ito na sir, ha? Drums. Sir Badong! Yes, sir. Kung mabibilang mo lang, lahat-lahat, ilang beses kayo nagsiping at ilang beses mo pinaputok yung dapat putukan? Hindi ko na po, dalawang beses lang po yun, sir, Rafi. Sabi mo, lima. Sabi niyo po, ilang beses po kami, dalawang beses lang po kami nagsiping yan. Magsabi ka na kasi ng totoo, ano ka ba naman? Grabe ka naman. O may katabi kayo, sir. Sino yung katabi niyo, sir? Misis niyo ngayon? Girlfriend? Asawa ko po yan, sir. Asawa ko po. Asawa niyo po? Okay. Hindi po kami nag-iwalay niyan, sir. Mama Angelica. Nag-iwalay po. Yes, sir. Nabukit lang ako. Okay, magpasintabi tayo kay Mama Angelica. Mama Angelica, Mrs. Pascual, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. So, ibig sabihin po, nung nakipagrelasyon po si Sir Salvador dito kay Ma'am Jennifer, Mrs. na po kayo ni Sir Salvador? Yes, sir. Yes po, kasi... Matagal na po kami. 14 years na po kami, Sir Rafi. Eh, ba't siya nangaliwa? Ayun ang hindi ko po alam, Sir Rafi. Kasi po, ako po ah, sasabihin niya po na hiwalay kami. 10 months pa lang po ang baby ko. Buntis po ako nung nangaliwa ang asawa ko. Paano niyong sasabihin na hiwalay kami? Doon po, umpisa pa lang, nagsisinungaling na siya. Kasi kilalang tao po ang asawa ko, alam niya, naghahabol siya kasi alam niya. Kilalang tao ang asawa ko. It takes two to tango. So, hindi po nyo pwedeng sisihin si girl lang, si Jennifer lang. Dapat sisihin nyo rin po si Mister. Yes po. Nasisi ko na po si yung asawa ko, sir. Kaso po, gusto ko na pong maghiwalay kami. Pero alang-alang po sa dalaga kong anak, magmakaawa po yung mga anak ko na hindi po kami maghiwalay. Kaya po ito, binubuo namin. Kaso sinisira pa rin ang babae niyan. Ano po bang gusto niyang mangyari ko, sir? Ang gusto ko pong mangyari, sir, since nagpa-DNA test naman po ako, yung birthright po sana ng anak ko, mapalitan po yung apelyido po. Mailagay sa apelyido niya? Apo. Kasi kaya nga po ako nagpa-DNA test para po masabi na siya po yung legal father. Ah, okay. At the same time, suporta siguro? Apo. Dagdag na rin po yung suporta, sir. Kasi dalawa po kaming gumawa ng baby. Oo nga naman. Di po pwedeng ako lang mag-isa. Drums, direct. Nagkikilig si Mrs. Nandiyo si Mrs. Oh! Ma'am Jennifer! Apo. Nung magkakilala kayo ni Sir, alam mo ba na meron siyang asawa? Hindi po, Sir. Kasi yun po yung unang-una kong tinanong sa kanya, Sir. Ang sagot niya po sa akin, wala akong asawa. Bandang huli na lang po, nung nabuntis ako, doon ko po nalaman na may asawa pala siya at hiwalay. Okay. Pero hindi po sila hiwalay, ma'am, ha? Kasasabi lang po ni Mrs., oh. Nasa tabi po si Opo. Mrs. Nagsinungaling Opo. Po sa inyo si Sir. Go, drums ulit. Opo. One more time. Opya! Mrs. Pascual, madam. Yes. Opo, ma'am. Hi, okay. Sir. So ano po sa palagay nyo, sa inyo pong pakiramdam? Anak po ito ni Mr. Pascual?
ito pong sinasabi ni Jennifer na baby nilang dalawa o hindi? Ano po yung inyo pong kutob? Hindi po alam, sir, eh. Kasi unang-una sa lahat, wala, hindi ko naman po alam yung mga yan. Eh. Nalaman ko na lang yan, huli na po. Okay. So hindi po po sigurado yan, sir. Sabi din naman po ng asawa ko, hindi niya din po sigurado. Siyempre, ako din po, hindi ko din po alam. Okay. Last na lang, drums. Yes. Oh! Look. So, Mrs., paano kung halimbawa, ito ay nag-positive? Gusto ko po mangyari, sa totoo lang po, papakulong ko silang dalawa. Hoho! Eh, paano yung sabi mo, gusto mo buo yung family ninyo? Paano po yung mga anak nyo, tapos sabi mo, meron ka ng dalagitang anak? Kasi, dala? Buo na po yung pamilya ko eh, kasi sinira niya, pinahiya niya na po yung asawa ko. Binubuli na po yung mga anak ko. Alam na po na sa buong sambayan. Ma'am Jennifer, anong reaction mo na sasampan daw kayong kasong pareho ni Mrs.? Tanggap ko po yun, sir. Sampahan niya po ako kung hanggang saan yung kaya niya, sir. Aba, magaling to si ma'am din magsalita. Galingan niya po. O, oh, diba? Ikaw sa mga ano, magganyan sa akin. Gusto mo bang magsabi mo kanina, kasabi mo lang gusto mo mabuo ang pamilya mo. Tapos diba? Yung pala bandang uli gusto. Ikaw, kung gusto mong mawala ng tatay ang mga anak mo, gawin mo. Bakit ikaw? Ba't sinisira mo yung pamilya namin? Alam mo may pamilya ng tao. Hindi ko pa sinisira. Sabi ko lang sa buong mundo, alam mo kung ba't may tao, may anak ka doon, may mga anak. Bakit ba hindi mo nakahanap yun, girl? Bandahan na ikaw naman yung legal wife, dapat masaya ka eh. Dapat nakakaano ka. Hindi ko na ano yung pagka-legal wife mo, nire-respect ako yun. Pero sana, bilang din na maintindihan mo rin yung nararamdaman ko. Sana maintindihan ko din ako. Nanay ka rin, di ba? Dapat na answer. Nanay din ako yun ako eh. Nanay din ako, dapat inisip mo yan una pa lang. Kumabit ka sa tama yung asawa. Una pa lang, kasananan yan. Ano, asawa mo, dapat inaano mo yan. Inisip mo ba yan? Dapat mo yan, iwalayan mo na yan. Dahil, alam mo, ano ko eh. Bakit pinapakasamaan mo ka rin? Garrett. Yes, Sir Rafi. Paano kung halimbawa lumitaw na yung baby ay baby talaga ni Mr. Pascual at ang sabi ni Mrs. ididemanda raw niya itong kanyang mister at itong si the other woman. Mm-hmm. Ang contention naman ni the other woman, I didn't know na married pala yan nung time na nagkarelasyon kami. Yes, sir. May kaso ba itong si Mrs. labang kay mister at saka sa the other woman? Meron po, Sir Rafi, no? Dahil nga po married sila, kahit hindi po alam ng babae na married ang lalaki, as long as meron po silang sexual relationship, meron na po tayong concubinage. Yun po yung difference ng adultery. Sa adultery po kasi, ang lalaki na nakipag-siping sa babaeng may kasal, kailangan alam niya nakasal yung babae. Sa concubinage, that's not the case, sir. As long as lalaki is kasal and hindi niya asawa ang kanyang kinatalik, liable na po siya for concubinage. Si Mister? Si Mister? Yes, sir. Si Mister. How about si the other woman? Liable rin po siya for concubinage. Unfortunately, under our law, ang penalty po ng babae sa concubinage is destiero lang. Or hindi lang po siya pwedeng tumira sa same vicinity ng mister niya. Ah, so hindi makukulong si babae? Unfortunately not, sir. Hindi. Okay. So ang makukulong lang si lalaki? Yes, that is correct, Sir Rafi. Ano sabi mo, yung ano lang, magiging parusa lang sa kanya is huwag tumira na malapit sa bahay ni Mr. Yes, and Mrs. Sir. Yun po ang order ng court na bawal po siyang mag-reside near kung saan naka-reside ang mister. Ah, okay. So, under penalty of contempt. Okay, so walang pagkakulong dito kay other woman pero kay mister meron. Makukulong meron siya. Po, sir. Yes, Sir Rafi. Ah, okay. Pangalawang tanong, pwede ba yung sa kagustuhan ni the other woman na yung pangalan ni baby ay mapapalitan sa apelyido ni Mr. Pascual? Yes, sir. Pwede po yun, no, under our family code, as long as ma-prove natin yung filiation or yung pagiging tatay ng lalaki, pwede po natin i-petition yung change of name.
Dito po, buti na lang nag-volunteer sila for the DNA test. Dahil doon, meron na tayong sufficient proof if ever nag-positive nga na sila lalaki ang tatay. Pwede po natin palitan yung pangalan. Kung nag-positive? Yes, okay, sir. Tama po. Salamat, Rene Garrito, ng AXIS party list. Okay, no thank problem, you. Sir. Okay, ito na po. Para matapos na po yung talakayan dito at nagkakasama na ng lobby itong si Mr. at si Mrs. Nagtalikura na sila. O si Mr. nakatalikod na kay Mrs. Itong si si Ma'am Jennifer, smile lang, cool na. Chill lang si Ma'am, ano? Kasi ng pamilya eh. Ano po? Kasi talaga, judgment. Ay, bawal judgmental dito. Oo, judgmental ka po. Ang kapal ng mukha mo. Ito na nga tayo sa Rapi Tulpo eh. Kaya nga, di ba sinabihan mo ang makapal? Nandito na nga tayo sa LIC para mapatunayan na may anak talaga kami. Ano? Mapatunayan o mapaano. Hindi naman talaga sustento ang habang mo eh. Asawa ko lang naman talaga eventually. Mapakinabagan talaga. Hindi ka niya mapatunayan. Sige na. Patutunayan na tatay. Mahal ka ng asawa ko. Sige na. Ano ka ba? Mag-isip ka ba? Mag-isip ka nga. Ito na lang. Dams. Iwan na ka ng sarili mo. Makakabit. Bang! Binuksan ko na. Ito na. Sos, Mario Josep. Ito na. Bukas na oh. Bukas na. Ngayon, ang tanong ko lang po sa inyo po, Ma'am Jennifer. Kung anong pa man pong resulta nito, halimbawa, positive. Okay. Well, yung pong request niyo gagawin namin na ilipat po yung pangalan ng baby sa inyo. Di ba? Yung pinakaunang gusto niyo mangyari. And then, pangalawa, suporta. Now, ang request ko dyan, huwag ka na makipag-communicate kay sir. The only time mag-communicate ka sa kanya kung halimbawa hindi nakapagbigay ng suporta, that's the only time. Apo. Siguro you can go to the wife para hindi ka na ma-issue. Tawagan mo siguro si Mrs. O yung suporta pa sa baby ko, Mrs. Pascual, please lang. Ano po pala sir kung halimbawang ano sir, pinagtitilita na ayaw po talaga mag-sustento sa bata? May kasong bawsi si lalaki. Makakasuhan siya. Doble. Eh, kung totoo yung sabi ni Mrs., pakakasuhan niya, makukulong, o dalawang kaso, dalawang beses siya makulong, o dalawang sentensya, I don't know. Pakulong mo kaming dalawa, baka makabuo pa kami doon ng dalawa, tatlong ano. O diba? Yung iyanan mo sa'yo sa sobrang kapalang mukha mo. O diba gusto mo kami magpapakulong, o baka makabuo pa kami doon ng dalawa, tatlong, apat, diba? Alam mo, diba eh, makakaya ka sa'yo. Diba, minahal ako ng asawa mo, minahal ko din yan. Sa bunga nga mong yan, wala talaga yung mukha mo, nakakaya ka. Yak! Grabe ko galing mo, nakakadiri ka, yak! Grabe talaga lang, ha? Hindi ba nga gusto mo kaming iporsong ipakulong? Alam mo yung asawa mo? Nandiyan na nga sa'yo, legal wife ka na nga, dami mo pang higat. Ipahiya mo yung sarili mo. Ma'am Jennifer, pag gusto mo makulong kayong dalawa ni Sir Salvador para makalimang putok ulit? Opo. Ho! Baka doon pa kanya ulit makabuo ng pangalawa at pangatlo po. Hindi na mangyayari yun. Nangasar to si... talaga lang ah. Pinagsisiyan ko yung nakilala kita. At pinagsisiyan mo ako. Iyang-iyan naman ako. Tapos gumaganyan ka. Gumaganyan ka? Talaga, dinala mo pa nga ako sa bahay ng kapatid mo. Gumaganyan ka. Dinala pa? Grabe ka? Talaga, gusto mo pakita kang picture? Pakita mo. Kung kapal ng mukha mo, Kiko. Gumaganyan ka. Ang daming tagasan. Bartolome nakakakita sa atin. Ngayon, Christmas talaga ba? Party ng Toda, dinaladala mo ko doon. Ikaw sumasabit sa akin. Kapal ng mukha mo talaga. Ano party? Kung hindi tayo nakalimang puto, hindi ka na nahiya, magkasalita ka pa ng kanya ng... Kung di mo ako minahal, grabe hindi tayo makakabuo ng anak. Sandaan mo yan, habang buhay mo itong dadalhin. Hindi rin. Ha? Sexy-easy ako na nakilala kita. Kala mo mabubura itong usage, ano? Ni Sir Rapi. Okay, Ma'am Jennifer. Yes, sir. Gusto kong gisingin ka sa katotohanan. Mukhang baka nakalimutan nyo na po yung sitwasyon, yung totoong sitwasyon. Baliktad-baliktad rin paman din po ang mundo, ang may hawak po ng marriage contract ay si Mrs. So therefore kayo po ay may consider pa rin nakabit. Opo, sir. Naiintindihan ko naman yun, sir. Ang akin si Mrs. Pascual is the legit and you're the kabit. Para malaman nyo lang po. Opo. Okay? Para alam nyo kung saan kayo lulugar. So, kung ito bang po ay maging positive, kung ano mababasahin ko, positive, may karapatan ka kahit na ikaw ay kabit, may karapatan yung baby mo kay sir. Pero wala kang karapatan kay sir. Apo. Sa baby lang. Apo. Ba't ka naman tawa ka, Mrs.? Ba't natatawa po kayo, ma'am? Natatawa po kasi ako sa sinasabi niya sa Rapi. Grabe talaga, wala siyang tayo. Paano kung sabihin kong ito ako mabit ka sa tanod ng Barangay San Bartolome, ha? Nasa mo, girl. Kanino nang galing? Sasama mo din. Mo. Wala
kang ebidensya. Salvador, chinismis mo kay Jennifer na yung misis mo kumabit sa tanod? Mali po yun, Sir Rafi. Chismoso ka rin ah. Chismoso yan. Alam mo, Sir. Sir Rafi, kita mo ugali, di ba? Ang tumawa, ha? Jennifer. Hindi ko malalaman to kung din dahil sa asawa mo, tandaan mo yan, girl. Jennifer. Yes po. Ano ang pangalan ng tanod? Ano po? Paul. Insigne po. Mrs., kilala mo si Paul Insigne? Hindi po. Paul Insigne daw. Talaga lang. Para sa asawa ni Flora Insigne. Maraming katuan din niya, therapy, di ba? Ma'am, Jennifer, saan daw po tanod si Paul? Anong barangay? Tanod po yan. Ang pinagtatrabahoan niya dati, pinalayas po yan ni Kapitan at ni Kagawad. Pero wala akong alam yan, sir. Ang pinagtatrabaho sa barangay. Ang kwento yan. Kaya nga, alam mo, Sir Rafi? Alam mo, ma'am, alam mo kung bakit ko pinupush yung pangalan and all. Kasi nga po, ito mister nyo, pagsabihan nyo lang, pag-ingatan nyo, kasi chismoso din pala ito. Pagdating sa ibang tao, nang-chismis siya. Dapat din niya tinichismis yung sekreto nyong dalawa o kung ano man nangyari sa inyong dalawa. Ay, hindi po namin sekreto. Sir Rafi, paano nyo namin chismis? Kaya nga tinatanong ko, sabi niya, nagkabit daw, chinismis mo sa kanya na kumabit sa talo si Mrs. Kaya tinatanong ko na patunay. At yung patunay na yon ay kung makapagbanggit siya ng pangalan para detalyado at nagbanggit nga siya ng Paul, at maaari nga baka invento lang yung pangalang yon. Hindi niya na nagalit sa akin. Yun yung nagkukwento sa kanya, hindi po ako. Ay, nung kinabitan niya po, sir. Ba't sabihin niyo ako yung kaibigan ko po yung asawa na hinahanap siya. Siguraduhin mo may kabit ako, ha? At kabit ko yun. Kasi once na hindi mo napatunayan na pinabit ko yung pagkakan mo. Parang talo nga, kakasuhan talaga kita. Tandaan mo yan. Talaga lang, ha? Oo, talaga. Ito na. Ito na po. Result na. Mr. Pascual. Yes, po. Yung baby po ay... Ang baby po ay 99.999999% ay anak po ninyo. Anak niyo po, sir, yung baby. Okay. Ito kayo umiiyak, Ma'am Jennifer? Ito na po kasi hinihintay ko ng matagal, sir, na dinidinay niya, na pinagtatawalan nilang dalawang mag-asawa. Hmm? Ako nagtatawalan? Na dinidinay nilang dalawa, sir. Pinagtatawalan nila kaming mag-asawa, ng kami ng anak ko, sir. Lagi kasi sinang nagpo-post sa Facebook na kung ano-ano tungkol sa anak ko, na anak ko daw sa ibang lalaki. Manimig ka, tiko! Magkakataon ko pong magsalita laban sa'yo, kapal ng mukha mo. Okay. Alam na natin katotohanan ngayon, so ito na po malalagay sa tahimik na dapat kung ano man po yung dahilan kung bakit kayo nagkakagulong dalawa. And then let me remind you again one more time, Ma'am Jennifer, she has all the right, Mrs. Pascual has all the right na para manggagalait at magalit po sa inyo sapagkat siya po yung legitimate wife. Yes po, naiintindihan. Na yung kanya pong mister ay nagloko at yun nga, nagkaanak pa po sa inyo, tinidor po siya dito ni mister. So kung ikaw po malagay sa kanyang sitwasyon, you would have done the same thing, na ikaw yung manggagalit at mag-ingay, baka mag-skandalo ka pa. Di ba? So may karapatan po si Mrs. na magalit ng husto sa iyo. Okay, ma'am? You have to accept yes, that. Po. Kahit na sabihin natin, hindi mo alam at niloko ka lang ni mister, well, magagalit pa rin dapat siya at may karapatan siya. Okay? Yes po. Okay. Yes po. Ginagalang ko naman po yun, sir. Kasi thank you. Kasi ka po yung legal wife. Naiintindihan ko po siya. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Mrs. Pascual, yes, paano po ito, ma'am? Oh, si mister ninyo ang tatay ng baby na kiniklaim yes, ni Jennifer na anak nilang dalawa. Ano pong reaksyon nyo ngayon? Siyempre, sir, masakit sa akin yung lalong-lalo ng mga anak ko. Itutuloy pa rin ba yung pagdemandang pag-file ng kasong concubinage? Ito ko, sir. Actually, dalawa sila eh. Kaso ang daya naman ng batas. Bakit siya lang? Bakit asawa ko lang? Eh, ma'am, dapat dalawa sila. Yan po yung nakalagay sa batas natin, ma'am. Di lahat po ba ng batas ngayon na magkakabit, okay lang. Well, yan po yung nakalagay sa batas natin. So kung sino man po yung nagpasa ng batas na yan, yun pong sisihin natin. Siguro hindi nila na-foresee itong ganitong klase sitwasyon na merong isang misis na sasaktan. Bakit si Mr. lang? Bakit hindi si Kabit, si Nama? Di ba? Pero yan po talaga ang naka-specify na sa batas natin. So kung gusto may demanda si Mr., makukulong si Mr. Pero itong si Kabit, sasabihin na ng korte, lumayo-layo.
huwag tumira na malapit sa bahay ninyo. Yun lang yun. Eh kung tumira lang siya ng mga 1 kilometer away, pwede na yun. Baka konti yung asawa ko lang din. Eh paano naman siya, okay lang sa kanya lahat? Ah, yun lang po. Yun ang, yun yung... Eh paano naman yung mga anak ko, yung problema sa batas. Asawa ko? Hindi na po, Sir Rapi. Ikaw naman po, anong reaction niyo po, Sir? Para sir. Matapos na po kasi lumalaki pa yung usapan eh. Maraming pag dumadagdag eh. Kung ano po ang mangyayari sa stento, bibigay ko naman po kung ano pag mapag-uusapan. Kasi po, ang sweldo ko lang naman po, 13,000 na naman po eh. Maliit lang po yun, Sir Rapi. Pero yung bibigay ko, kung ano yung mapagkakatunduan, yun lang po. Tama sige. Na po yan, okay na po. Okay, kasi sige po. Kasi lumalaki pa yung usapan. Sir, yung pong pangalan po ninyo, gagamitin po ng baby. Para malaman mo lang, pwede rin po yun, sabi ni Attorney Garrett. Para malaman mo lang, sir. So ano pong pakiramdam mo doon na yung apelido mo? Siyempre, ayoko po gamitin yung apelido ko dyan. Pinagsisiyang ko yung nangyari sa buhay ko, nakilala ko yan. Pero sir, wag mo iba, sir, wag mo dapat iba dama yung bata. Kawawa naman yun po yung bata, inosyente siya rito. Opo, sir Rapi, wala po problem sa bata. Sa nanay po na yung bata na yan. Okay, sige, sa nanay po, magalit ka sa nanay, sir. Okay lang yun. Pero wag ko kayo maghinayang sa bata. Opo, siyempre, hindi naman po kasalanan ng bata yung sirap. Kaya po, hindi naman po magbigay kung pagkano po yung pagkakatunduan. Opo, thank you. Sento. Okay pero sir, ang gusto ko sana marinig sa'yo, sige po, gagamitin, sige, payag ako gamitin ng bata, yung apelido ko, total, anak ko naman pala talaga yan. O, di ba sir, yun dapat ang sinabi niyo. Para sa akin, yun ang dapat sinabi niyo. Pero, magkaiba naman siguro tayo ng ugali. Sana po, may public apology po yung tatay niya. Bakit po mag-public apology, ma'am? Opo. Bakit po? Dahil po sa mga ginagawa niya po na pagdi-deny sa anak niya. Ma'am, may karapatan siya mag-deny kasi nagdududa nga siya dahil hindi kayo kasal. Opo. Di ba, ma'am? Sana po he has all the right na magduda, ma'am. Po sa anak niya, sir. Ma'am, wala pong nakasaad sa batas na meron siyang may nakarelasyon ng isang lalaki at nabuntis niya isang babae at ngayon nagduda siya eh meron ng kaso si lalaki. I don't think so. I don't even have to call Attorney Garrett for this. I don't think na meron ka maikaso kay Mr. simply because nagdududa siya na anak niyo yan si baby. Okay, ma'am? Sana clear? Po humingi po siya ng sorry po sa anak niya. Nasa kanya to. Mr. Salvador, gusto mo humingi ng sorry? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Hindi po. Sa buong barangay San Bartolome. Dahil sinira mo pangalan ko. Ako pa sabihin mo. Hindi kita sinisira. Ito na yung katotohanan. Ginaganyan mo pa rin kaming dalawa ng anak mo. Labo yan. Pero alam mo, Ma'am Jennifer, sorry ha. Sorry po. Alam mo kung akong tatanungin personally, ito po sa gagawin mo, Ma'am Jennifer. Mrs. Salvador, pasensya ka na dito sa mga nangyari. Oh, may kasalanan ako dahil pinatulang ko to, pero hindi ko naman alam, pareho tayong biktima rito. Pasensya na po, Mrs. Salvador. May kasalanan ako at may kasalanan mister mo, pasensya na. At nangyari itong lahat, sana makabubo na tayong lahat. Pwede mo bang sabihin niyan kay Mrs.? Para makamubo na kayong lahat. Jenny, para magka-okay na tayo, humingi na ako ng pasensya sa inyo. Lalo sa'yo, ilang ina, nirespeto kita, may anak ka, puro babae din, may babae din akong anak. Nirespeto ko yon, hindi ako sa'yo ng pasensya, kasi hindi naman tayo nagkakaayos ng magkausap at lagi tayo nagbabangayan. Ngayon, hindi ako ng pasensya sa'yo kasi pala sa'yo yung biktima. Wala talaga akong alam. Ano itigil niyo sa pag-upo? Ayun. Sana, okay. Sir Rafi, pwede po ba magsalita? Sige po, Mrs. Go ahead po, madam. Sana po, Sir Rafi, tigilan niya na po yung pagpo-post kasi po, payang-paya na po ako. Ako po, hindi po ako nagpo-post na tao kasi iyo ako. Okay, sige po. Sandal po, mama. Okay, sige po. Mrs., nag-apologize na siya. Public apology po yung ginawa niya. Tinatanggap niya po? Tinatanggap po yun, Sir Rafi. Basta wag lang na din siya mag-post. Okay, sige. Tigilan okay na po yan. Sandal po. Ito naman. Okay, so Ma'am Jennifer, since nag-apologize ka na, so willing ka na makipag-ayos at mag-move on, itigil niyo na po yung pagpo-post. Okay? Apo, sir. Okay po, sir. Sige po. Huwag niyo po ibabang telepono. Bigyan ko kayo pareho ng copy nitong ECDNA result. Salamat po sa inyong dalawa. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Ingat po kayo palagi. God bless po, madam. Sir, okay. Yan maganda na nagkabati. In the end, nag-apologize si Ma'am Jennifer kay Mrs. Kay Mrs. lang siya mag-apologize. Huwag na doon kay Mr. Pascual. Kasi Mr. Pascual nagsinungaling eh. Sinabi niyang hiwalay na sila ni Mrs. kahit na hindi pa pala. So, dalawa silang biktima. Kung tutusin, biktima dito una-una si Mrs. Tinaytor ni Mister. Tapos pangalawa, biktima dito si Jennifer. Kung tutusin sinasabi niya na nagpanggap siyang hiwalay. And I think I believe Jennifer. Siguro kaya tinanggap ni babae dahil hiwalay na. Mm-hmm. Pinayagan niyang pumasok sa buhay niya. Pinakapunot dulo talaga dito, Idol, si Salvador. Salvador. Oh. Eh kung nakakadena ba naman yung kanyang junior, di hindi sana nangyari lahat to. Hindi siya marunong magkadena. Di ba? Pinakawalan niya, parang asong ulol.
tama. Kung saan saan direksyon na lang yung mabagayway, ang tawag niyan? Nagwawagayway. Nagpupumiglas. Ito, maganda itong sinabi ni Mark Angelo. Nagpakasarap ka, tapos galit ka sa kabit mo, obob ka din. Sabi ni Mark Angelo. Actually, Idol, yung netizens natin galit na galit kay Salvador kasi siya talaga yung pinakapunot dulo. Correct. Wala siyang respeto sa asawa niya, wala rin siyang respeto dito sa naanakan niya. Kaya nga eh. Opo. Matapos mong anakan, tapos meron kang baby dito, pati ba naman yung baby, igadamay mo sa galit mo. Yun po. Na masama ang loob mo, ayaw mo, na gamitin yung apelido mo. Eh, anak mo na nga, deklarado na rito. Mm. Dapat matuwa ka, ay salamat anak ko pala yan. Maski na huwag mo na sabihin na huwag mo na ipakita sa harap ni Mrs. yung kasiyahan mo because that's your baby. Tama, Idol. And the baby has all the right to carry your family name. Bakit pagkakait mo? Diba? Eh, selfish ka. Gusto mo lang magpakasarap. Yan din ang sinasabi ng mga netizen. Nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action.